Hey mga farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Mga 40 piraso, mga tansya ko mga ka-farmers, 40 pieces. Araw po sa inyong lahat. For today's video, syempre nandito pa rin tayo ngayon sa farm at ipapakita ko po sa inyo yung mga alaga nating bagong mga bisa na sisiw. Tapos ipapakita ko din po sa inyo yung mga na harvest natin na itlog na ini-incubate natin ngayon dito sa aking incubator. So ito po nakakatuwa dahil parami po na ng parami yung ating mga manok at iba't ibang breed yung nabibreed natin dito sa farm. So, ito lang, short video lang naman to mga ka-farmers para lang po mapakita ko sa inyo yung mga bagong dagdag na alaga natin dito sa aking farm. So, tara mga ka-farmers, samahan niyo ako. Mga ka-farmers, let's go. Pakita ko sa inyo. Dito muna tayo storage area. Pakita ko muna first sa inyo yung ating, ang tawag dito, yung ating mga itlog na in-incubate. So, pakita ko muna sa inyo itong ating dating incubator. So, ayan. So, ito ang pinakamalaki ko sana incubator dito sa farm. Dahil ang problema lang, nasira to nung bagyong Odette, nilipad ng hangin. So, ayan, sa ngayon, hindi siya umaandar at sira pa. Pero, ipapaayos ko po yan para po maraming ma-accommodate na mga itlog or ma-incubate na itlog. Dahil ang dami pong pwedeng ma-incubate dito sa incubator na to na itlog. So, let's go. Pasok tayo. Makikita ninyo yung incubator natin dito. Maliliit lang compared dun sa pinakita ko kanina. Ay, walang ilaw. So, okay lang. So, dito yung storage area natin. Dito nakalagay yung mga yan, corn seeder, mga pang-giling ng nyog, tapos meron tayong mga generator. So, yung farm mga equipments natin is nandito. Tapos, dito rin nakalagay yung mga stocks natin na feeds para sa mga manok and sa mga darak para naman sa mga baboy. So, yan, dyan nakalagay. Medyo madilim lang, pero pasensya na kayo, wala po palang ilaw, nasira itong bumilya. Palitan na lang natin next time. So, dito nakalagay yung incubator natin. Ayan, ang first incubator, second, and third. So, tatlong lang naman yung incubator na ipapakita ko sa inyo. At lahat po yun ay melaman. So, una, magsimula na tayo dito sa unang incubator. Okay, pakita ko sa inyo yung loob. Para mas malapit nila makita. Ako nahawak. So, ito mga ka-farmers, yung ating unang incubator. Ayan, ganyan yung design niya. Gawa lang po lang siya sa kahoy. Tapos, customized incubator to na binili ko lang po rin sa seller na incubator. Ayan. Then, ayan yung ilaw niya sa taas. Ayan. Tapos, ito yung settings niya ng itlog. So, ngayon, meron tayong 28 piraso ng itlog dito sa first incubator. Ang init ngayon ay nasa 32.9 Celsius. Ayan, degree Celsius. So, ayan, meron tayo ulit iniintay na 28 piraso na itlog mula sa ating first incubator. So, ito naman mga ka-farmers, yung pangalawa nating incubator. So, ito, medyo malaki to, tsaka medyo mas marami po tayong malalaman dito. So, ito, pakita ko rin po sa inyo yung loob. So, yeah, medyo mas malaki to, rectangular type, so yung isa kasi square type. So, ang init is nasa 38.4 Celsius, yan. Then, ito po yung ating incubator. So, yung automatic pong namamatay yung ilaw once na hit na po niya yung tamang temperature sa loob. And once na lumamig, so mag-open po ulit yung light para po mag-ambigay ng init sa ating mga itlog. So, hintayin natin umopen yung ilaw. So, ayan. Meron konti lang yung nakalagay dito sa ating second incubator. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 piraso. Ayan. So, hindi na umilaw. Mamaya, hintayin natin pag umilaw. And yung third incubator natin is ayan, 38.2 degrees. Ayun, umilaw na. So, ito yung ating, ang pangalawang incubator. So, ayan, makita nyo, may mga balat pa ng shells ng itlog na napisa na. Then, sa ilalim po yung ating lalagyan na ng sisiw once na may napisa. So, dito naman natin ilalagay yung sisiw sa baba. Then, dito tayo punta sa pangatlo. Ayan, kagaya naman to nung isang incubator natin na una kong pinakita. At ang init niya is 38.2 Celsius, degree Celsius. Okay?
dito po. Earn money online by trading to forex trading. Ang forex trading ay ang pag-buy and sell ng mga currency pairs like Euro, USD, Canadian Dollars, Japan Yen at marami pang iba. Pwede rin kayo mag-trade dito ng gold, oil, cryptocurrency and stocks. Makakatanggap pa kayo ng free 30 US dollar or 1,500 pesos free capital. Para makuha ang free 30 US dollar, pumunta lamang kayo sa www.freestartingcapital.com. Ang ating itlog, so marami-rami ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 12, 18, 24, 30, 30, mga 40 piraso, mga tansya ko mga ka-farmers, 40 pieces. Ayan. So, kulang-kulang 80 na tayo na naghihintay ng mga bagong pisang itlog. So, yan. Super happy tayo niyan. So, yan ang hina-harvest natin galing sa mga alaga nating manok dito sa farm, mga breeders natin, Rhode Islands, mga natives. So, ito mga ka-farmers, so, umuulan, medyo umaambon, kaya madaliin na natin to. So, ngayon, ipapakita ko naman sa inyo mga ka-farmers yung mga alaga natin dito na mga sisiw na bagong pisa. So, tara, isa-isahin natin yung mga kulungan. So, dito, sa first kulungan, ayan. So, dito nakalagay, so, i-full screen ko yung mga alaga natin para mas makita nyo habang nagsasalita ako. So, dito nakalagay yung ating mga bagong pisang Rhode Island Whites and Rhode Island Reds. So, ayan sa screen, makikita ninyo. Ito po ay pinisa or ginamit. Ito po ay pinisa or nabuhay the way of incubator dahil ang mga Rhode Island po ay hindi naglilimlim. Karamihan po ng mga Rhode Island o halos lahat po ay hindi naglilimlim ng mga sariling itlog. So, Rhode Island Red and Rhode Island White. So, ito po yan yung ating mga bagong pisa. So, kaya po gumamit tayo ng incubator. Then, pangalawa po natin. So, ito medyo malalaki na. Pakita ko rin sa inyo. Ayan. So, ito naman, may ito, Rhode Island Red din, tapos may Rhode Island White. Ayan, makita nyo naman sa screen. Pakita ko na sa inyo ng malapitan. And meron din tayong basilan. So, dito na natin sila pinagsama-sama. Ayan. Tapos, ito naman po yung ikatlo natin na, medyo malakas yung ulan. So, ito naman po yung ikatlo natin na kulungan, which is kasama po nila yung inahin nila. So, itong way naman na to, hindi natin to in-incubator. Ito naman po is way of hen hatch, which is napisa po yung mga itlog niya. Napisa po yung mga itlog nito gamit ang ating inahin. Siya na po ang naglimlim at siya na rin po yung nagpalaki ng mga inahin niya or nagpisa. Then, habang lumalaki, siya na rin po yung nagbabantay. Ayan, hen hatch way. So, ito naman yung mag-harvest na tayo dito sa manok natin na to. So, dito sa ikatlong, sa ika-apat, 1, 2, 3, 4, 5. So, sa ikalimang kulungan, so, ito medyo malaki ito, mga mag-one month old na siguro ito, pwede na ito ma-harvest at ipakakawalan na ito sa free range area natin. So, ayan. Rhode Island. So, parang ano to, Rhode Island Red to. Ayan o. Oh. Parang Rhode Island Red. Or native, parang native, parang cross naman yun. Then, ito ika-anim. Pakita ko sa inyo sa screen. So, ito naman po ang ating Rhode Island Red and Rhode Island White na halos ilang days na to, mga 3 weeks old na to. Ayan, so pag nag 1 month, ready to harvest na to at ililipat na rin natin doon sa free range area natin ng mga Rhode Island White and Red na kasama nila. So, ayan. Kung makita ninyo, magagandang... So, ayan, kung makikita nyo, ang gaganda ng mga Rhode Island White natin na bagong mga alaga. Ayan. O, malusog, pati mataba, tambok ba, mataba, mabigat. Ito pa, red. So, masaya kapag nakakapagpisa mga ka-farmers ng itlog galing sa alaga mo na napaitlog, tapos nag-incubate din na pisa. Sa sarili mo na siyang breed, para sarili mo pagbuhay sa manok. So, ayan, mataba rin, malaki na, kahit hindi pa siya umaabot ng isang buwan. Makita nyo, at malusog talaga. Ayan. Okay? So, kuhanan ko ng mga shots ng malapitan para habang nagsasalita ako, i-pop-up na lang natin sa screen para mas makita nyo at ma-appreciate nyo po yung mga manok na pinakikita ko. Then, sa last brooder, dito naman po nakalagay yung ating basilan, which is yung mga anak po ay nakawala. So, dito pure black to, mga basilan to. Ayan, sa screen yung mga anak niya, so nakawala. Ito naman din ay way of hen hatch kasi ayan, kasama niyo yung inahin na basilan. So, basilan kasi native chicken, so naglilimlim niya ng itlog. So, kung mapansin naman ninyo yung ating brooder,
Ang ganito yung design ng brooder natin, na ang kalahati is gawa sa liso. Kami po ang gumawa nito, kami po ang nag-welding dito sa farm. Tapos yung kalahati is screen ba na may net, open area, which is yung kabila is closed area. Ang dahilan po kung bakit tayo nagawa ng ganito klaseng design na brooder or lalagyan ng mga sisiw is para sa dalawa pong idea. So para if ever gusto ng manok or nainahin na nasa mainit ba yung pakiramdam, yung pinakaklima, so papasok lang sila sa loob ng liso dito sa kabilang to at makakaramdam lang sila ng warmth. Dahil yung liso kapag umaga, nag-absorb yun ng init, parang yero, nag-absorb sila ng init, so nakakadagdag po yun ng init sa ating mga manok. So nakakatipid pa tayo dito dahil hindi tayo gumagamit ng kuryente, dahil nature way lang yung para natural way yung pagbibigay natin ng init sa ating mga alagang manok. Then pag naman gusto nila ng malamig or gusto nila mahanginan, mag-fresh, so nilalabas lang sila dito sa pinto. Tapos dito lang sila sa open area, which is pinalibutan lang natin ng green net. So yan yung ating customized brooder. Kung gusto niyo pong gayahin, medyo may gastos lang tayo kasi bakal, bars ang ginamit natin dito, metal bars, tapos liso, winelding pa. Pero matibay naman, mga farmers, tsaka hindi na po siya basta-basta masisira. At maililipat niyo pa kung saan-saan yung brooder. So kapag ito nilipat sa kabila, so mataba pa yung ilalim ng lupa dahil may mga dumi ng manok. So mas tataba yung lupa. Okay? So yun, mga farmers. So yun, mga farmers, yun yung mga manok. Sayang umuulan lang kaya na minadali ko. Yan, so punta tayo dito banda, magsilong tayo. So hindi pa nalalagyan ni Kuya dito to ng inumin, so kukuha tayo ng inumin para sa kanilang tubig. Kamate, try mo ko dyan. So ayun, baka hindi ko na to masama sa video kasi po medyo malakas yung ulan. So after patukain ng manok, meron nilagay tayo ng mga boosters dyan ng mga feeds. Then, yan, tinitimplahan namin yan everyday ng, ito, ginagamit natin, Vitamin Pro by Battlecock. So, ito yung ginagamit ko dito na supplements para sa mga bagong panganak kong sisiw. Dapat super ganda po nito. Immunity enhancer, health enhancer, ayan, growth enhancer. At saka, pwede po pa siya sa lahat na yan, tandang, pwede sa baboy, pwede po sa kalapate, pwede sa sisiw, pwede po sa kahit saan, baka kambeng, so okay lahat to. So, tsaka, ito po yung binibili ko, malaking bottle para po makatipid ako. Meron din naman po to, available din po ito sa shea type, at available to nationwide sa AgriVet Supplies. Ito po yung ginagamit ko, baka may mga magtanong dyan kung anong ginagamit ko supplements and vitamins sa mga alaga nating manok para po maging healthy at mabilis pong dumami. So, ito po, lagi ko po itong ginagamit sa lahat ng alaga ko dito, Vitamin Pro by Battlecock. So magtitimpla muna ako, mga ka-farmers. So pupunta pa kasi ako sa balon para kumuha ng tubig pang timpla. Hindi ko na ma-vlog kasi medyo madilim at mukhang uulan na malakas. So yun muna para sa video ng mga ka-farmers. Kung nagustuhan niyo itong video na to, please like and subscribe sa aking YouTube channel. At i-click niyo na rin po yung notification bell para palagi po updated sa lahat ng videos na ina-upload natin dito sa aking YouTube channel. Palike na rin po na aking Facebook page, Thessalonica Farm, at ng aking po Facebook, Tessa Suarez. Maraming salamat, mga ka-farmers. Thank you for watching and happy farming.